maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan muna natin ngayon mga tol ang naging pahayag ni Nonito Donaire Senior sa pagkatalo ni Nonito Donaire Junior. Ngunit bago yan mga tol, pakisuporta naman ang aking channel. Maraming salamat. So mga tol, sa pagkatalo nga ng ating kababayan na si The Filipino Flash, Nonito Donaire Jr. bilang isang Pinoy boxing fans, talagang nalungkot tayo ng gusto. Subalit mas nakakalungkot ito mga tol bilang isang ama at trainer ni Donaire, dahil ayon sa latest interview ni GMC Asat mga tol sa ama ni Donaire na si Nonito Donaire Sr., nagsalita na nga ito patungkol sa pagkatalo ni Nonito. Ayon pa kay Donaire Sr. mga tol, talagang nalungkot siya ng gusto sa nangyari sa pagkatalo ng anak niya, dahil hindi niya inakala mga tol na ganun ang mangyari kay Nonito. Kahit sa edad ni Nonito, malaki pa rin daw ang kanyang tiwala. Dagdag pa ni Donaire Sr. mga tol, wala naman siyang sinisi sa nangyari. Ang sa kanya lang daw mga tol ay dapat sinabi ng corner na kailangan mag take time ni Nonito dahil bumagsak na ito sa unang round. Buti na nga lang daw ay nasave by the bell. Sa kabila ng pagkabagsak ni Nonito mga tol, ay umaasa si Donaire Sr. na kaya pa daw i-handle ni Nonito ang laban, dahil hindi pa naman daw ito groggy nung bumalik sa corner. Ang advice lang ni Donaire Sr. mga tol sa ikalawang pagbagsak ni Nonito ay dapat daw inubos daw muna nito ang 8 counts bago ito tumayo ng gusto. Yun daw ang dapat sinabi ng corner. Dapat daw ay nakaluhod muna si Nonito bago ito tumayo. Wala man daw sinisi si Donaire Sr. mga tol, subalit base sa kanyang experience, dapat daw ay ganun dapat ang ginawa ng corner, dahil nasa survival mode na si Nonito Donaire Jr. So pakinggan muna natin mga tol ang naging pahayag ni Nonito Donaire Sr. Una, nalulungkot ako sa nangyari sa kanya, dahil hindi ko rin ini-expect na ganun ang mangyayari sa kanya. Kasi tiwala pa rin ako, kahit na sa edad niya, may tiwala pa rin ako sa kanya. Doon naman sa ano, doon sa yung alam mo, sasabihin ko sa iyo, isang pagkakamali, hindi ko naman sila inaano. Kaya nga ang boxing, hindi lang yung pagiging coach na isang boxing hindi yan nakukuha sa isang araw lang o dalawang araw, isang ano, kailangan ng ano mo diyan talagang yung expertise din. Hindi yung saka experience, hindi yung basta akit na lang doon. Wala nung nangyari kay Nonito. Kung sa akin yon, hindi ko man sila binitrain. Ang akin yun, pula itong unang tinamaan siya, bumagsak. Dapat ang sabihin ng corner doon na take time ka muna. Kailangan makarecover pa. Take time. Kasi ano na yun, nung bumagsak siya, mabuti na lang. Kung hindi nangyari yun, talagang tatapusin siya doon eh. Ano? In a way. Kumaano pa ko na ng pag-asa dahil sabi ko kaya niyang ano yun. Kasi hindi naman siya, nung bumalik siya sa corner niya, hindi naman siya sumukay. Sa second round, nung tinamaan siya, dapat ang gagawin dun sa mga corner, kung sino man ang ano doon, nasisigaw nila na take the 8 count. Tapos na yung pwede mo sabihin, kailangan sumunod niya doon, yun ang dapat sabihin ng corner na lumuhod ka para makapag-file nga ka, take na yung 8 count. Then pag tayo mo, kaso susugurin ka na naman, iapusin mo siya, talagang i-hold mo siya. Huwag mo, yung tiksikas na yun, kinawakan mo siya. Malaking bagay yun. Plus yung incomes na tinanggap mo, malaking bagay yun. Yun ang dapat ng... So hanggang dito na lang tayo mga tol, hanggang sa susunod nating mga video. Salamat sa inyong suporta and God bless.